Ito. Binatikos ni Elago ang paghahain ng resolusyon ng Duterte Youth Party List na nais paimbigistigahan umano ang youth recruitment. Sa gitna ng pandemya, imbes na itulak ang pangailangan sa pondo sa kabataan at taong bayan para sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Habang abala ang Kongreso 21 to unahin pa ang witch hunt laban sa kabataan. Ganito lang. Una-una, okay? Diba yung Duterte Youth, si Velasco na gano'n yan, nagbalik. Kasi diba na, parang na-disqualify yung ano niyan, yung head niyan kasi hindi naman talaga youth. Tapos nirepresent ng youth. Tapos ginamit pa yung Duterte Youth. Sino po ba si Banat Bay? Vlogger, private commentator, or just concerned citizen? Sino po si Banat Bay? Ako po si Banat Bay. Ano ba yun? Ang gulo naman ng question mo, Madam Jason, bestie. Ay, Sir Jason, ako po si Banat Bay. Ano lang po ako? Vlogger na. Hindi ko rin alam kung ano ako. Pakisagot na nga lang. Parang nalito ako dun sa tanong niya, Sir Jason. Pero thank you very much sa pakulay. Parang naguluhan ako. Vlogger ako na commentator na hindi ko rin alam. Basta ako si Banat Bay, isang tao. Ganon. Anyway, o yan nga. So kahit ibabalita natin, kahit galing pa kay Velasco yung pag reinstate doon sa Duterte Youth, ha? Ganyan tayo kapatas, okay? Anyway, ang pangit naman dito kasi gusto daw magkaroon ng hearing nitong Duterte Youth para sa mga recruitment sa kabataan. Ito naman si ano, pasok na naman sila sa eksena na pandemya ngayon, imbis na itulak ang pangangailangan sa pondo ng kabataan at ang bayan para sa kalusugan. Takot na takot to si Elago. Bakit takot ka na imbestigahan? Eh una-una, tinatrabaho naman niya yung budget, di ba? Tinatrabaho nga ng kasama mo si Franz Castro yung budget ng OBP, di ba? Inaayos naman. So anong problema mo? Eh iba naman yan, hearing naman yan. Hindi naman gagawin yan sa panahon ng budget, may schedule naman yan, te. Bakit parang takot na takot ka? Naaaning ka? Baka mabuking kayo? Na talagang nagre-recruit kayo ng mga kabataan? Natatakot ka? Kasi kung eto, you should be ano, oh, okay, sige. Mag-hearing tayo. Wala namang problema eh. Kung wala kang tinatago, ano ba naman yun? Oh, diba? Ikaw nga, may ba gusto kayong hearing-hearing? Oh, pinag-initan nyo yung PCO? Oh, nagreklamo ba yung PCO? No, hindi. Wala yan. Walang ganun, diba? Eh, bakit kayo praning na praning kung i-hearing kayo? May tinatago ka, madam? May tinatago ka? Meron kaming karapatan bilang mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa'yo. Ah, mga style na ganyan. Nairita na ako. Ano ba yan? May mga karapatan kami na nagpapasahod sa'yo bilang kongresista na alamin kung totoo ba na kayo ay nagre-recruit ng mga kabataan at dinadala sa bundok. Sumagot ka! Di ba? Karapatan namin yan. Buti nga, ginawa ng Duterte Youth yan eh. Duterte Youth, tuloy niyo yan, ha? Imbestigahan niyo yan, ha? Eh, baka naman pakitan tao lang yan. Kunwari, announce kayo dyan. Para pogi-pogi, kasi napwati ko si Velasco na mini-meeting ang Makabayan Black. Baka naman papogi lang yan. Pero gayon pa man, I will give the benefit of the doubt na talagang serious kayo dyan. And dahil dyan, palakpakan. Ituloy niya yan and we will support you. Ituloy niya yan. Promise. Gusto mo ano pa natin dito sa ano eh sa ating page yung inyong pagdinig. Alamin talaga natin kung talaga bang nagre-recruit tong mga anak ng tae. Ay, ano ba 'yun? Ano ba anak ba? Ano naman anak ng tae ba 'yun? Pangalan ng grupo nila tsaka yung katangahan. Ano ba 'to? Ay, kabataan. Sorry. Kasi nalilito ko, tsaka bayad muna. Ay! Bayad muna. Hindi ko na talaga maintindihan ako anong tawag sa kanila. Itong Makatai Black. O sige, yeah, Makatai Black na lang na yan. So hindi natin alam, ha? Sabi, may putok daw yan. Sabi, yan si Elago, sabi ni Tipi. Ano naman pakialam natin kung may putok? I mean, ano ba yan?
kailangan nating anuhin yun? Bakit kailangan natin sabi ano yun? Anong pambabatikos yun? Anong kinaugnayan nung... Kung totoo yan ha, anong kinaugnayan nun? Masyado namang ano? Paano niya naamoy? Nilapitan niya. Ay sige, pag nakita kong amuyin ko, ganyan ko. Amuyin ko yung leeg niya. Paamuyin nga ng leeg. Ulan di mo. Joke! Grabe, wag naman ganun. Hindi naman... Kahit kalaban natin ito, okay, kahit ano, wag naman yung putok. Anong kinaugnayan nun? Sige nga, eh, kung sabihin ng tao, ikaw naman, may alipunga. Anong kinaugnayan ng alipunga doon sa sinasabi mong opinion? Di ba, ang pangit naman ganun? Wag tayong ganun para tayong bata eh. Ay, may putok niya, may putok. Wag ganyan, di maganda yan, ha? Pangit naman nun. Wag yun. Hindi maganda yun, ha? Ito. Di ba kahapon may binalita tayong Skyway? Nag-research ako, ha? Kala nyo, ha? Kayo lang marunong mag-research. Nag-research din ako. Sabi ko, Skyway! Aba, ang lumabas, eto. Ow! Nagulat ako! Kailan pa naging ahensya ng gobyerno itong San Miguel? Ano to? Buhay ano? Tingnan mo, pare-pareho. San Miguel Complete Skyway Stage 3. San Miguel Complete Skyway... Aba? Ano to? Press release? Pare-pareho? My God. Tingnan nyo ah! Pare-pareho yung title! Isa lang na iba eh. Ay do, dalawa, ABS lang, tsaka do, pero pare-pareho, San Miguel. Grabe! Ah, si Attorney Topacio may sabi, hindi si TP. Sino nagsabi? Basta, kung sino man na may sabi niyan, bakit naman? Wag ganyan! Ang babaw dun? Sorry ah! Kaboy, sisilabang ka ng buhay ng nagbabagang apoy. Anyway, ito lang ang sasabi ko. Nung tinignan ko, kayo ang tatanungin ko kayo. Tatanungin ko kayo, ha? Ilan ng pare-pareho ang title dyan? 1, 2, 3, 4. Kung meron mang binago, mga ilang words lang. 3, 4 na words lang. May press release. Malamang, ang theory ko, I might be wrong. This is just my opinion. Ang theory ko, may press release na nilabas. Aba, nag-press release? Baka. Kasi parang, ang media, it's very coincidental. Coincidence pala. Very coincidence na magkapare-pareho ng title. Unless mayroong, actually, kahit nga may press release, medyo hindi pa ginagawa ng mga, alam ko yan. Kasi nagpe-press release din kami noon. Hindi naman masama ang press release eh. Lalo na kung artista ka, may press release talaga yan. Kunwari, itong grupo na ito, ang BTC. Ano ba yun? BTC ba yun? O BLC? Ano ba yun? Bacon, lettuce, tomato ba yun? Ay, tomato, lettuce. Basta! Ay, magkakaroon ng album. So, susulat nila yun. BTC, release an album. O, yan. Tapos yung details, ganyan. Pagpasa mo ngayon sa mga media, babaguhin na nila yung title. Sa kanya-kanyang title na yon. Kahit sa amin nung panahon namin, talaga yan, mga artista, mga singer, BLT, BTS. Kayo talaga. O, so, babaguhin na yung title ng mga media pag may press release. Unless, sobrang lupit nung press release. Oy, Marilu Joson, salamat po. Thank you very much ha, sa pakulay. Unless nga na merong malupitang press release. Ano ibig sabihin? Hindi lang pang merienda. Ha? Hindi lang pang sports, pang pamilya pa. Ay, grabe naman! It's 2011. I really like your channel. Watching from Las Vegas, USA! Sandali. Dapat pukpukan natin ng malupit yan. Ha? Palupukan natin. Ibig sabihin ho, may malupit na press release. Baka lang naman.
Ngayon, ano naman ang problema? May masama ba na may press release na malupit? Ang akin, number one, kawawa naman si Mark Villar. Nagpakahirap-hirap ang ahensya ng gobyerno. Yung mga empleyado ng gobyerno na nagpakahirap na maayos yan. Tapos, private company ang mag-claim ng credit? Anong tawag mo dyan? Ano naman yan? Buti na lang hindi nagpumipiyok ang DPWH dyan. Huwag nyo sabihin, eh bakit di na lang tayo magpasalamat sa San Miguel? Sa tingin mo, hindi kikita ang San Miguel dyan pag naitayo yan? Siyempre may toll yan. Magbabayad yung mga kotse na pag dumaan dyan. Merong kita dyan, hindi, ano yung libreng binigay ng San Miguel yan? Ano to? Negosyante yan eh. Hindi yan magpapalibre-libre lang ng ganyan para sa bansa. Grabe, grabe. Tapos kanina kasi meron akong nakausap. Kukwento ko lang, ha? Isang vlogger. Malupit na vlogger to. Idol ko ito. Kinuwento ko sa kanya lahat-lahat. Tapos mga news clips sinin ko sa kanya. As tinatanong niya sa akin, posible ba na yung sinasabi mo ay totoo na ganito, na may plano yan? Sabi ko, ganito lang yan, Brad. Ikaw ang mag-analyze, i-research mo. Milan si Santini, ang kulit mo talaga ba na hindi ako magsasawa? Akala ko hindi tayo magsasawa. Magkakasawa, parang dun ang basa ko. Hello po. Thank you very much. Sabi niya eh, posible ba talagang tumakbo yan? Kasi negosyante, tatakbo. Ano nangyari yun? Siyempre, kailangan pa rin kahit papano ng amor sa tao, di ba? Yung hindi naman kilala yan. Kilala lang niya yung pangalan. Pero yung katulad ni Tatay Digong, tanong niya sa akin, alam mo sagot ko, everything is possible with this. Ching-ning-ning-ning-ning-ning. One. Eh sabi niya, eh kahit na, sabi, totoo sabi ng vlog, eh kahit na may pera, hindi naman, bakit si Tatay Digong hindi naman may pera? Oo, pero remember, 2022, mukhang Smartmatic pa rin ang gagamitin. Eh, alam naman ng Smartmatic. Diba? Ang Smartmatic, hindi kumikilala yon. Kung walang... Diba? So, posible. Eh, paano naman yung ano, yung kasikatan? Kailangan ng kasikatan sa taong bayan. Hindi naman basta-basta nadadaan lang, oh, sige, pwede ba yon? Negosyante ka, bigla ka na lang... Naging top 1 ka, nanalo kang presidente dahil sa di malalaman ng tao na pera ang ginamit mo. May point siya dyan. But, ito lang masasabi ko dyan. Everything can change in one year through media. Remember this day when I say media can change the perspective of people. Bakit? Eh yun yung isang tao na presidente na ang ugali eh kakaiba. Gustong gawing santo? Paano nangyari yun? Media. Yan ang dahilan, media. Oh my God. I hate that. Tapos, alam nyo. Sige, punta tayo ngayon kay ano. Ay, di, wag na dyan. Tandaan nyo, ang media can change perspective ng tao. Okay? Handaan nyo yan. Isaksak nyo yun sa kukuti niya. Marami pa rin sa Pilipinas ang walang social media. Pwede pa rin baguhin ng media ang perception sa isang tao. Pwede nilang pabanguhin ang gusto nilang pabanguhin. Kaya nga, sabi ko eh, nung tinignan ko tong balita na to, sabay-sabay naglabas. Isa ang title. Wow! Kinakalaban lahat. Ayan, oh, sabi ni Dairo, correct ka dyan. Dairo, what, wala. Dairo Pagan, si Marcos hindi naman diktador, sino sumira? Media. O, di ba, yan ang tad-tad nila. Pag kailangan, tuwing babanggitin si Ferdinand Marcos, late dictator Ferdinand Marcos. Laging ganun. Bakit? Pera. Tapos, pag nabago na yung perception, oh, sige, makikita na laging, tinan mo, bigyan ko ito na exact
exact example. Yung laging paulit-ulit, 'di ba sinasabi nila? Ano bang prinsipyo 'yon? May prinsipyo 'yun, 'pag paulit-ulit mong sinasabi kahit kasinungalingan 'yan, pwede nang maging totoo 'yan sa pananaw ng tao. Nakalimutan ko na kung anong prinsipyo 'yan eh. Google niyo na lang. Alam ko matalino kayo eh. Ganyan naman kayo, matalino kayo. Ako hindi ako matalino. Mas matalino kayo. Yung pag paulit-ulit mo sinabi, magiging totoo na kahit kasinungalingan. Halimbawa, nung paulit-ulit nilang sinasabi na si Mocha fake news. Pero pag tingnan mo, oh, sa akin eh, sabi ko nga eh, ako makikipagdebate sa inyo na si Mocha hindi nag-fake news. Wrong news, yes. Pwede, nagkamali ng gamit ng picture, but fake news, magkaiba yon. Fake news, intentional, may balak man din lang, at saka hindi binawi, kaya nga fake news eh. Oh. Yung wrong news, ay nagkamali ako ng gamit ng picture, dinilit, pinalitan, nag-disclaimer. Yun ang wrong news, which is every mainstream media, social media people, nagkakamali. So, dahil inilagay nila, itinag nila pa ulit-ulit, fake news. So, yun tuloy lumalabas kay Mocha, di ba? Hmm. Kaya pag i-research nyo, sa i-google nyo, lalabas yun. Pag sinabi mo Mocha Uson, may lalabas laging fake news. Yan ang gimmick nila. Kasi remember, sa mainstream media, yan yun eh. So, ilalagay nila fake news. Para pag ni-research sa Google, lalabas yun. Yan ang gimmick. Algorithm yan. Okay? Kaya nga, pansinin nyo ha, pansinin nyo na mabuti ito. Hmm. Halimbawa, yun sa issue ng speakership. Ano pag tinanong mo ang tao, ano sagot nila? Ano ka? Ay, hindi naman nila sasabihin, ay, walang kwenta si Velasco, wala nga ginawa yan. Ah, wala nga ano yan, hindi nga pumasok yan, hindi yan na lumalabas sa media. Ano lumalabas sa media? Gentleman's agreement. Hindi mo napansin yun? Paulit-ulit nilang sinasabi, gentleman's agreement. Hanggang sa mga tao, hindi nila alam ang rason. Pero lagi lang nila sinasabi, may gentleman's agreement eh. Tanong nyo mga kaibigan nyo, paliwanag mo, sino ang mas gusto mo na maging speaker? Ang sagot nila si Velasco, bakit? Gentleman's agreement. Explain mo nga yung gentleman's agreement. Anong gentleman's agreement? Pag in-explain mo sa kanila, tinupad naman ni Cayetano yun na nag-resign siya. Hindi, basta gentleman's agreement. Tanong nyo mga kaibigan nyo, ganyan sila kabobo. Pasensya na, totoo. Jobber the Good Book, pag paulit-ulit, utak nilawan niya, kagaya lang ni Lenny Lugaw. Korak. O, diba? Subukan nyo itanongin nyo kaibigan yung walang kaalam-alam sa politika. Huwag kayong magtatanong sa DDS, ha? Itanong nyo yung mga kaibigan ninyong walang alam sa politika. Tanong nyo sila, ikaw, kunwari, hindi pa nagpalit ng speaker, sino gusto mong speaker? Si Velasco o si ano? Si Cayetano. Pag sinabi nilang si Velasco, eh yung medyo walang alam. Tapos tinanong mo, bakit? Eh kasi may gentleman's agreement sila ni Duterte. May agreement sila ni Duterte. Ganun lagi ang sagot nila. Kasi pinaulit-ulit siya ni Velasco sa media. At ang media, pansin niyo, ulit-ulit nilang nilalagay yan sa title nila, gentleman's agreement. Oh. Ayon si Go Bells, tama ka ang tinan nyo na. Yan ang gusto ko sa inyo, matalino kayo eh. Alam nyo, yun ang gusto ko sa mga nanonood sa atin, matalino. Pag yung nanonood sa ibang vlogger, yung, ay tama ka, oo nga. Ay tama, oh, tama ka, oo nga. Tama lahat sa sinabi ng vlogger. Eh buti pa sa inyo, pag tinanong ko kayo, kayo may tama, ako mali. Ganun ba? O edi sige, ulit-ulitin natin. Tipi Tolonges, sinungaling. Ay, correct. Sabi nga ni Jimmy Alfaro, if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Yan ang sinabi ni Joseph Goebbels. Okay? Kaya pansinin niyo yan. Midnight Crescent. Tatay Digong, manghimasok ka na sa budget. O, tama. Lian Orsine. Salamat po. Yes, si Jokoy funny talaga. Banat ba yung pangkapi mo? Thank you very much. Kaya nga, pansinin nyo. Ito yung mga style ni Len. Lagi nyo isaksak sa isip nyo yan pag pinaulit-ulit, meron silang dahilan kung bakit nila pinaulit-ulit kahit ilang beses na silang kinukorek. Halimbawa, Dolomites. Yung lintig na issue ng Dolomites yung paulit-ulit nilang kinukote yung may amount na 300 million plus. Kahit na paulit-ulit na silang kinukorek na hindi 300 million ang ginasto sa Dolomites. Pero lagi nilang kinukot yung mga kumokontra na 300 million ba? 300 million? Para ikukunik yung Dolomites, 300 million. Dolomites, 300 million. Dolomites, 300 million.
So iniisip tuloy ng mga tao, tama, Dolomites nga, 300 million. Ay, tama nga, Dolomites, 300 million. Oh. Diba, pansinin nyo? Tanungin nyo yung mga tao, mga agent sa Manila, be. Sabi nila, oo, sayang, sana binigay na sa taong bayan yung 300 million. Ilang beses nang kinurek yan, yan pa rin ang nakuha mo. Bakit mainstream media pa ulit-ulit na kinu-quote yung mga 300 million? I hate drugs. Huwag tayong paano, huwag tayong maniniwala sa ganyan. Huwag tayong papauto. Ha, pagka laging inuulit-ulit. Yung sikat na AM radio na show na dating pinapagtrabauhan ni Tolong Guest Pugok ay panay promotion about RSA na na-interview din sa AM. No comment. Ha? Kaya kung gusto ninyong ano, kung gusto ninyong sama na ugali. Sorry ha. Oh, kunwari gusto ninyong ano, mabuwisit yung asawa ninyo. Sorry sa mga lalaki. Yung mga babae, ulit-ulitin nyo yung kapagkakamali ng asawa ninyong lalaki. Mabuwisit yung kahit hindi totoo, mukha ng totoo. O, di ba pa ulit-ulitin nyo yung pagkakamali nila. Eto kasi sabi mo nun, eto kasi sabi mo nun. Kahit hindi mo naman sinabi, ulit-ulitin nila yon. Mas mukha ng, oh, sinabi ko ba talaga yan? Parang wala naman ako sinabing ganyan. Pero wala ka ng choice. Kailangan mo nang tanggapin na totoo yun kasi pinaulit-ulit ng asawa mo eh. Di ba? Mare, sinabi mo. O, di ba, sinabi mo, bibilan mo ako na, mare, kahit huwag yan bibilan, mag na yan. Kasi ano ko yun sa tanay ko yun eh. Style ko sa nanay ko yun, di ba? Sabi ko sa nanay ko. Di ba, sabi mo, bibilan mo ako ng aircon. Di ba, sinabi mo, bibilan mo ako ng aircon. Lagi ko sinasabi sa kanya yan. Tapos minsan napapaisip siya, sinabi ko bang bibilan kita ng aircon? Hindi, basta sinabi mo, bibilan kita ng aircon. You know, sabi mo sa akin nun, bibilan mo ako ng aircon. Basta baka pasal lang ako. Basta yung aircon, aircon. Wala siya ng choice. Bakit? Eh, kasi sinabi kong paulit-ulit eh. Naniwala naman siya na sinabi niya talaga yon. Ayan ang gimmick. Kaya, tinuruan ko kayo ng style ha, sa mga asawa nyo. O kaya naman, sa mga asawa, sama naman talaga ninyo. Puro asawa na naman ha, pinagtitripan nyo na naman. Okay, ito, kunwari, kayo naman lalaki. Magpapalusot kayo sa babae. Kunwari, asawa ninyong babae. Patanungin niya, bakit late ka na naman? O, diba, sasabihin ng mga kababaihan. Paulit-ulitin mo, di ba honey, lagi nga kaming may ganito, may meeting kami. Nakalimutan mo ba? Sinabi ko sa'yo, may meeting kami. Biglang may sinabi ka na? Wala ka naman sinasabi. So, sasabihin na naman, kinabukasan, na-late ka na naman. Diba, honey? Sinabi ko na sa'yo noon, may meeting kami sa gantong, aga gantong oras. Oo, ganitong oras kami may meeting lagi, diba? Sabi ko na sa'yo noon yan eh. Kahit wala ka namang sinabi noon, inulit-ulit mo, sasaksak sa usulak ng babae ngayon, ay, oo nga, sinabi niya dati yun, na may meeting sila. Ay, sinabi niya nga, sinabi niya, na may meeting sila. So, ikaw naman, kasalanan mo pa na nagtanong ka. Pero sa totoo, wala naman siya sinabi na may meeting sila. Inulit-ulit lang niya sa'yo, ikaw naman, oo nga, sinabi niya yan noon. O, di ba? Yan, ganyan magpalusot ang mga kalalakihan. Ang galing, no? Ang sama niyo! Okay. Sinabi na ni Simato na 28 million ang ginaso sa Dolomite side. Oo nga, tapos paulit-ulit na 300 million, di ba? Parang ganire. Oh. Alimbawa na lang nito, banat bite, tatlo nga ang work. Tapos sabi sa akin, mga basher ko, bayaran daw ako ng DDS mga bugok na kalaga. Pinauulit-ulit nila yan para sumaksak sa isip ng tao. Yung mga tatanga-tanga, mga gullible, yung mga hindi nag-iisip, yung oo lang ng oo. Ay, oo nga, bayaran. Ay, bayaran ka. Ay, bayaran ka. Kahit walang binibigay na proof. Ay, bayaran ka. Ay, bayaran ka. Kaya mo lang, Jobber the Good Book. Bakit? Ang totoo, lalabas yan. Maria Paz Puntada, salamat po. Actually, si RSA din ang sponsor ng Karambola. Sino nagsabi? How did you know? How did you know, avid traveler? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Oy, paba! Oy, ba! Pakakulay pa kayo o hindi? Please na po. Uy, nangaaway na si Sir Randall. Hindi, baka kayo nagagalit ha. Pasensya na kayo kay Sir Randall at saka yung mga moderator. Kasi sabi ko sa kanila, ayoko kasi binabanggit yung pakulay-kulay na yan. Baka sabihin nila, yan ang ano natin. Sige, kami nila magbabanggit. Para kasi, para matulungan yung show mo. Sabi nila, so, okay, thank you very much. Kaya hindi ko na binabanggit, sila na lang papaalala. Actually, yan.
Paano mo nalaman, avid traveler? Sige nga, pakisagot nga. Huwag kang usga ng usga. Okay? Yung sinasabi mo, actually, si RSA din sponsor ng Karambola. Give me reason, ba't mo nasabi yan, ha? Hindi kita inaaway, pero dapat dito sa atin, laging hindi lang basta sinabi, laging may dahilan at paano at ang source, okay? Laging ganun tayo dapat. Magkaintindihan tayo dito, okay? Kaya kung yan totoo, let me know, how did you know? Okay.